So, hi guys. Today, I will be cooking carbonara tuna pasta with a twist. So, for the ingredients, this is what I will use first. Olives, but this guys is optional only. 1 tablespoon of butter, garlic of course, and butter, herbs, dill, carbonara pasta sauce, olive oil, this guys is optional. So, of course, the tuna itself, flakes in oil, cheese, bread pan, isa dito sa mga mahalagang ingredients ngayon guys. Bread pan, meat, garlic, flavor, and of course, the pasta. So, without further ado guys, I will start na. Guys, let natin yung butter. Next are the olives. Ito natin sa guys para lumasa niya. Ito natin sa mag-isa guys. Next natin yung tuna, flakes, and oil. Okay. Dito na ni-remove yung water niya guys kasi oil lang. Huh? And flavor din yan. So, sayang naman. So, para maglasa yung mga ilagay natin ingredients. Try lang natin sa ng konti. A few inches later. Ayan guys, nag-try na siya. Kapag medyo dry na siya guys, let's add the carbonara pasta sauce. Guys, mabibili niyo siya sa mga grocery store. This is 1 cup guys, by the way. Lagi ko itong ginagawa guys. This is effective and masarap siya. Option na lang naman yun guys. Kung gusto nyo. Konti yun yung orte yung sauce na nagawa nyo. Diba? So, same choice. Kailangan natin mag-improvise kasi sayang naman yung pasta na lutuin natin kung wala rin lasa. So, we have to make way muna. Galing yan. But this guys is masarap naman. Kung very interested na yan. Kahit sa sopas ginagawa ko yun. Kapag kulang yung epap ko. Yun ang ina-add ko. So, let's boil lang. So easy. Ang bilis lang na lutuin. It will take you 15 minutes to cook this one. Pinapakulo ko yung sauce guys. Ito yung crisp na sinasabi ko. This is bread pan. Garlic flavor siya guys. Ayan. You can see naman. So, kukuha ko naman ilang peraso. Ayan. Tapos, ikakrasp ko siya. Guys,
na-crust ko na siya. Hindi siya ganun kapino, but it's okay lang naman, guys. Ayan. Para yung flavor ng bread pan is ma-add dun sa luluto natin tuna carbonara pasta. So, ayan. Nag-burn na siya. Add lang natin. So, yung flavor ng bread, guys, is mahalo dun sa tuna na niluluto natin. So, last, i-add the cheese, guys. Hindi ko na siya grenade, guys, kasi ano naman siya. Melted cheese. Wait lang natin siya mag-melt, tapos we'll add the pasta na. Ayan, guys, so once the cheese is melted, ayan, so medyo melted pa lang siya. We'll add the... We'll add the pasta na. Olive oil. Last ko na siya nilagay, guys. Part ng oil is malasa dun sa pasta. So, this is already cooked, guys. The leftover bread pan naman secure, guys. You can mix it here. You can eat it separately. Depends on your choice. Darna! Darna! So now, guys, I will cook this. This is for the lechon kawaleng tenga ng baboy. Ayan, guys, tenga ng baboy yan. Crispy lechon kawaleng tenga ng baboy. Ayan. Ayan. Tapos, sila. Maskara ng baboy, guys. Usong-uso siya ngayon. So, gusto namin siyang itry. By the way, guys, itong mga to is na-pressure cooker ko na kanina. Mga 20 minutes. Na-pressure cooker ko na siya kanina. 20 minutes. Then, nilagyan ko na siya ng bawang, sibuyas, toyo para maglasa. And, kapag nagpiprito talaga ako, guys, for lechon is, after ko siyang pakuloan, palambutin, is, nilalagay ko muna siya sa ref for about 20 minutes or 30 minutes hanggang mag-frozen siya. Let's try kung masarap siya kasi first time ko lang magluluto ng pritong kawaleng maskara ng baboy. And, friend siya ngayon. And, nagulat ako sa Seymour. Nagtinda rin sila ng ganito. So, why not try, diba? Wala namang mawawala. Ito yung oil na gagamitin natin, guys. Kasi yung iluluto natin is medyo oily na siya. So, we need to use a healthier oil. So, medyo fatty yung lulutuin natin, guys. So, let's make sure nagagamit tayo ng mas healthier na oil siguro. Para mag-lessen yung ano, cholesterol na matitake natin. This one is vegetable oil. Ayan yung pinakamurang vegetable oil. So, yan yung ginamit ko. Ayan yan yung binili ko. Painitin muna natin yung oil. Gagamitin natin. So, ang una natin pipritohin is yung mascara. Ayan. Yung mask ng baboy. So, let's go.
One eternity later. Oy, guys, nakuha ko na yung mask. And yung dalawang tenga na lang yung nandito. Hindi ko na nabidyuhan yung pagkuha kasi lumalaban yung mantika, guys. Eventually. So, guys, this is the final outcome of our tuna pasta carbonara. And this is the mask and ear lechon. Kawali, guys. Sobrang crispy niya. As in. And sa taste niya, normal taste lang. Taste like baboy pa din. The same. So, try. Let's go. Let's all try this one. These are my three boys, guys. Say hello muna. Hello. Hello. Itatry nila yung gaano ka-crispy yung ating lechon kawali. O, sige, game. 1, 2, 3, guys. Wow! Ayan. Ayan. So, crunchy ba, guys? Crunchy? Good ba? Good? Oh, that's all, guys. Wow. So that's all for today, guys. Say bye na. Bye. 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 See you in our next vlog. Bye. Bye. Is tusok-tusokin natin yung balat. Para yung is mag-crusty siya. Para manuot. Okay naman siguro. Yung crispiness lang yung hinahabol natin. Luto na kasi siya, guys. So, yung crispiness lang na yung kailangan natin. So, ayun. Just wait.